Matatagpuan sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 9 verse
na ganito po ang ating mababasa at maririnig. Nang makita niya ang napakaraming tao na habagsiyam sa kanila, sapagkat sila'y ito ang tupay-tay, parang malalupang wala ang pastor. Nasa ikatlong linggo na ang tahdaw, at batid ko po na tayong lahat ay nananabik na matapos itong krisis na ito. Hindi lang sa krisis sa kalusugan, kundi krisis sa politika at ekonomiya ng bansa. At makabalik na tayo sa normal na buhay at makatulong sa pagbangon at sa paghilom ng mga sugat ng higit na tinamaan ng mapapansalang dulot ng COVID-19. Ayon po sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 9:36, nahabag si Jesus nang makita niya ang napakaraming tao sapagkat sila'y ito at tumaybay. Parang makatupang wala ang pastor. Lubos na napapanahon mga kapatid ang mga salita ito sa Biblia sapagkat nasa habag-habag na kalagayan ang mga tao sa buong mundo dahil sa COVID-19. Kaya ang paksa ng ating pamimilayan ay pinamagatan kong compassion and care for the people. Compassion and care for the people. Kahabagan at pagmamalasakitan natin ang mga tao. Noong magtatao si Noe kasama ang kanyang pamilya sa arko, sa loob ng 40 days ay meron po sila pagkain. At noong paalahan ng Diyos ang mga Israelita na mag-stay sa loob ng kanilang tahanan, meron din po silang pagkain. At kung sino daw po ang may sobra at labis, ay ibinabahagi ito sa mga wala at kokonti. Ayon po sa aklat ni Propeta Isaias, chapter 26, verse 20, ay pinaalalahanan ng Diyos ang mga Israelita na manatili sa loob ng kanilang tahanan. Bakit daw po? Sapagkat parurusahan niya ang mga taong hindi matuwid. God will punish the unrighteous. Tayo po ngayon ay nasa takbaw at maging ang mga nasa ibang bansa. At sa Pilipinas, tayo po ay pumatalima sa enhanced community quarantine. At ang sino mang lumabag ay parurusahan. Yes, we takbaw ourselves to pray. Subalit, hindi po maiaalis na mahabang sa ating mga narinig, nakikita sa radyo, television, sa social media ng mga taong tumatangis dahil sa gutom. Mga numero ng mga kaso, mga namatay, ng mga patient under monitoring, patient under investigation, ng mga kulang sa personal protective equipments, ng mga naabutan at mga hindi naabutan ng tulong, ng mga na-stranded, ng mga inaresto, at ng mga itinulong. Sana po ay patuloy na may panalangin natin yung iba, lalo na ang mga vulnerating mamamayan. Hindi na ito ang panahon sa pagkakasarili at kasakiman. Magsama-sama po tayong susuin ang pandemic coronavirus sa pamamagitan ng solusyon medikal. At habang marami po ang nagluluto, busugin po natin sila ng care and compassion. At kung mayroong busbisya at pagsasamantala, tumindig po tayo ng magsalita tulad ni Jesus sa kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Hindi siya natakot sapagkat handa siyang sumunod sa kalooban ng Diyos. My dear brothers and sisters, for those who have more should have the heart to share. Sa pangalan naman ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
na ang pinamamahal ng Panginoon kay Kristo sa komunyon ng natunan ng Panginoon ay ating naalalahanin na tayo inibig niya at ibigay ang kanyang sarili dahil sa atin. Ating bubuntayin na tayo ay ibigay niya ng kanyang mundo at sa kanyang pangalan ay inaanayahan po tayo na lumakan ng may pagpapakumbaba at pakisama makibahagi sa pagbubuo ito ng nakawal at dugo ni Kristo. Ito ang mga aral na tinanggap ko sa Panginoon at aral din naman na ngayon ay aking ibinabahagi sa inyo. Nang gabi ng ating Panginoon kasama ang kanyang mga alagad, tumambot siya ng tinapay. Nagpasalamat sa Diyos at kanya itong pinagpirapiraso. At kanyang binika, ito ang aking katawan na buong puso iniaalay sa inyo. Sa tuwing kayo ay kakain ng tinapay na ito, ito'y gabi ninyo sa pag-alaala sa akin. At matapos ang pagkapunan ay hinawakan niya ang salong at kanyang binika. Ang salong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom sa sarong ito, ito'y inyong ginagawa sa pag-aalaala sa akin. Tayo po ay manalangin. Habang nagmamahal ng Diyos, pag-ibig na patito po kami sa aming pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Loobin mo kong maging natuyan ito ng pagpapala sa aming buhay upang kami man ay maging pagpapalangin sa aming kapwa. Tanggapin mo po ang pagkatalaga namin ng aming buhay at paglingkod sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. At ngayon, mga kapatid, ay ating alalahanin sa pamamagitan ng sakramentong ito na ngayon ay aking ibinibigay sa inyo ang tinapay at ang alak na siyang katawan at dugo ni Jesus. Ang lahat na ay magpasako sa kanyang Panginoon. Amen.
Salamat po ng ilang Diyos sa biyayang ito na kaloob po sa amin. Ito po ay kapahayagan ng aming pagkakaisa, kayo din ang aming pakikisa sa iyong buong nanak na siya naman patuloy na nakikisa sa aming buhay at pakikibahan. Loobin po na sa ating ginawang pagkanggap ng iyong biyaya ay patuloy namin makilala na ang tinanggap ay ang aming pananagutan sa isa't isa. Pananagutan namin sa inyo o aming Panginoon na kami ay magkaisa at sama-samang kailangan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat po sa kapatawaran ng kasalanan at sa katiyakan ng kaligtasan at kalayaan. Patuloy po pong ibuhos ang iyong kahabagan, biyaya at kapapala sa bawat isa na nakatag po ng iyong liwanag, kagatata at mga pagkatagumpay sa buhay. Kayo po ang patuloy na magkaroon sa kanila ng maraming kaarawan, pasagalang buhay at mga pagpapala sa iba't ibang larangan ng kanilang buhay. Nagtatapos po ang aming pagsamba at muli kaming hahayo upang makibahagi sa pagpapalaganap ng iyong banal na kalooban. Ang pagpapalago at bendisyon na ginagawa mo sa amin ngayon na siya ng magkakabanan ng iyong abang. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at ingatan kayo. Pagpaliwanaginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, mahapag sa inyo, at bigyan kayo ng kanyang kapayapaan ngayon at magpakailan kailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.